Guys, meron pala tayo dito, no? Yamaha FC Bluetooth siya, guys, no? 7 channel. Natawag siya na 7 channel ang ating mixer dahil 7 channel ang kanyang pwede magagamit, no? Mayroon channel 1, channel 2, channel 3, 4, 5, 6 at saka 7. No? Mayroon siyang sariling mga volume. Ayan. Pati ito, no, kung saan ang line ang channel 6 7 natin ay magka sabay na, no, o magkasama na dito sa controller ng kanyang volume. So bago tayo mag-umpisa, guys, no, shoutout pala kay Sir Kernel Contrastar dahil sa tanong niya kung paano daw ang mga control ng mixer. So ito, guys, no, halimbawa gumagamit tayo ng mic, no? Ito, pwede natin ito magagamit sa mic kasi mic 1, XLR connection, no? Yung XLR connection na ito, madalas nagagamit sa mga wireless microphone. Talagang mayroon siyang connection na wireless microphone, yung XLR. So kung halimbawa, wala tayong may microphone tayo, pero ano siya, PL, pwede tayo dito magamit, guys, no? Sa line. Sa line niya, para magkaroon tayo ng microphone. So, ang gagamitin natin dito sa channel 1 to 5, no? Pwede tayo magsaksak ng XLR kung XLR ang gamit natin. Kung PL, dito naman sa line ng ating mixer. So, pag nandito tayo nakakonect sa line, sa mic 1, ang control lang yan, guys, dito sa kanyang volume din mismo, no? Ito, yan. Ang control natin, dito lang. So ito, guys, ang gain niya, ibig sabihin nito, guys, ay ano to, ano din siya, no, volume din siya, na kung pwede natin lagi sa half o pwede natin sa 2 o'clock. Kasi pag once na naka-off yan, guys, kahit anong volume natin dito, walang lalabas na music o sound na inano natin dito sa channel 1. Kailangan ito, i-volume din natin siya o ikalahati natin para lumabas ang kanyang sound dito na ginagamit natin kung ano ang niline natin dito, no, o kinonect natin. Itong pan niya naman, guys, no, ibig sabihin ito ay balance. Left balance at saka right balance niya. Na kung ilagay natin sa right, yung left channel niya wala na ring music. So, kailangan nakagitna lang din siya. Tapos ito may high, mid, no, yung mid range niya, low, at saka yung auxiliary, at saka yung delay, no? Pero pag gumagamit tayo ng mic, guys, itong gagamitin natin, echo na to, no? Sa echo na to, nag-echo ito sa ating mic. So, yan, guys, no? Yan lang ang pareho ang connection natin yan mula sa channel 1 to channel 5, no? Kasi yan talagang ano nito, ang ano ng mixer na to, no? So, dito, guys, no, sa insert, pwede nitong magamit natin sa mga live, no? Halimbawa, guitar or processor. Ito talaga ginagamit ito sa processor. So, ibang PL ang ginagamit dyan. Itong insert sa kaline, pwede din sa magagamit natin sa processor. So, dito naman tayo, guys, no? Sa kanyang number 6. Ito naman, guys, ang number 6 na to. Ito ang volume lang ating music. Halimbawa, naka-connect tayo sa ating Bluetooth, no, Bluetooth man or naka-auxiliary tayo, itong pinaka-volume niya, no? Itong pinaka-volume ng ating music. Pero pag once na gumagamit tayo ng mixer, guys, no, huwag natin kakalimutan ito. Yan. Kailangan naka-volume ang ating main volume para gumana itong lahat, no? Itong mga ilalagay natin dyan, kung anong ilalagay natin dito. Kailangan nakagana ang ating main volume para gumana itong mga yung 5 channel na to. So pag nakababa yan, guys, kahit anong volume natin dyan, kahit saan dyan, hindi yan mag-music. Tapos itong gain, no, dapat naka-volume yan. Hindi pwede na naka-baba yan sa left kasi talagang walang lalabas na effects dyan or ating sound, no, na pwede natin gagamitin sa 5 channel na yan. So ito, itong ano, guys, no, itong sa music natin, may sarili din siyang pan, no. Sa madaling salita, ito din yung ating balance, no. Naka-half lang yan para left and right channel natin ay mayroong music.
Yan sa guys, no? Pati din to guys, no? Ang gain, no? Pwede natin isagad yan. O, I have. Nasa atin na rin yan para ang control natin dito na lang at saka dito sa main volume natin. No, ganun din yan ang ano niya guys, no? Ang connection nitong sa 6 natin. Ang pinagkaiba lang dito sa 1 and 5, pwede tayo magano ng mic, processor, or mga effects, no? Ano pa natin malagay dyan. Dito naman kasi sa 6, ang malagay na natin dito ay music, no? Music. O, mayroon din dito na PL para pang effects, no? Andyan din. Pwede din siya magagamit. Pero ito, madalas natin ginagamit. Ang volume talaga nito sa ating music. So, ayan guys, no? Yan ang gamit ng ating mixer. Tapos dito, pag line out guys, no? Halimbawa, main output natin, left and right, ito. May pangalan po yan, main output, left and right. Gagamit tayo dyan ng PL. So, kung wala tayong PL, RCA lang ang atin, no? Ito guys, pwede natin 'tong magagamit ang record, no? Halimbawa, left and right channel din 'to. Ito na rin ang gagamitin natin ng RCA papunta dun sa ating amplifier para magkaroon na rin ng connection sa ating amplifier para makapag-sound na tayo. Itong RCA na 'to, no, yung record na 'to, pwede natin magagamit output kung wala tayong PL. Tapos meron siyang phone, so halimbawa may headphones tayo, kailangan pa rin natin siya ng connector, no? Connector na PL. So 'yun lang guys, no? Yan lang ang connection ng ating mixer, 7 channel lang siya. Ganun din itong effect send niya, no? Delay din to or echo sa ating mic. Kung halimbawa guys, no, nahihinaan kayo ng echo sa number 1 natin, pwede tayo magdagdag dito kung para lumakas pang echo ng ating mic. Yan lang guys, no, mayroon din siya auxiliary send, no? Pag itong auxiliary send, pag binulyuman natin, pag gumagamit tayo ng auxiliary. Tapos meron tayong Bluetooth, USB at saka Bluetooth. Yun lang ang gamit guys, madali lang siya gagamitin. Lalo may mga manual naman yan, basahin lang natin, no. So yun naman guys, no. Yun lang ang ating control, no, sa ating mixer. Kasi itong mixer ko guys, ginagamit ko lang naman to sa pang sound. Wala na akong ibang nilalagay dyan, no. Microphone lang at saka music. Yun lang ang ginagamit ko dyan. Hindi ko naman siya ginagamit sa mga guitar, no, sa mga electric guitar kasi hindi naman, wala naman tayo noon. So guys, no, kay Sir Kernel Contrastar, sir, shout out sa iyo. So yun lamang guys, no, thank you for watching.